magiging maganda yung pagkakagawa nito with the help of the creatives and the directors and of course my co-actors in the teleserye. Pero after seeing the plot, it's my first time po. Nagkaroon po nung media one pero mas dinagdagan po to. Parang yung feeling ko po ngayon parang sobra po akong na-excite ulit na parang itong story ang malapit sa puso naming lahat. At of course, malapit po sa puso ng mga Pilipino. And talaga naman pong aminiman po natin sa hindi. Yung mga Pinoy po, Pinoy viewers natin, mahilig po talaga sa drama. At sa ganitong klase pong mga storya. So, yung role ko po dito, first time po mag-portray ng isang bulag. So, nabulag po yung character niya siya dito. At syempre, madami po siyang pinagdaanan sa buhay simula nung bata siya kasi nahiwalay po siya sa tunay niya mga magulang at napunta po siya sa poder ng mga kumukob po sa kanya. So, yung mga life choices po ni Seth was really based on kung paano po siya pinalaki ni Nanay Straw po niya, which is played by Miss Jo Bell. And first one, Tita Oram, si Elizabeth Orbenza, si Lolo Char. Kasama rin po yung mga kaibigan niya, si Mikey at saka si Nico, yung mga characters po nila. Na the moment po na siguro malaman niya kung ano yung totoo behind his identity, medyo magkakaroon na po ng bigat sa pagpili ng choices kasi at this point po, syempre hindi pa niya alam na tunay pala niyang nanay si, of course, Miss Jean Garcia dito po sa The Gift. So, na-excite po ako kung paano po siya may execute in terms of writing. Of course, directing prowess po ni Direk LA na first time ko pa nakatrabaho at sobrang hands down po kay Direk. Sobrang fresh po ng approach niya dito sa The Gift and everyday po, nilulook forward po namin yung pagpunta sa taping para makagawa ng mga magagandang eksena para sa inyo. So, with The Gift po, bibigyan po natin ng insight yung mga makakapanood po nito ng ano ba talagang nangyayari sa mundo ng isang bulag. Siyempre, hindi naman na po lingid sa kaalaman nating lahat yun, pero parang nakakatuwa rin po na kahit papaano may makapaglagay po tayo ng isang teleserye or isang soap opera sa gabi na mabibigyan po ng silip, pasilip sa mga manonood na paano ba nabubuhay ang taong nakakakita before tapos mabubulag eventually. So ako po, coming from my experience nang nag-immerse po ako sa Institute for the Blind sa dito po sa May Cubao, sobra pong nakaka-depress yung ma-sighted ka before tapos mabubulag ka. Nag-i-interview po ako ng mga nakakakita po before tapos ngayon nabulag na. Sobra po yung depression, syempre kasi parang nakikita mo lahat dati and these things we take it for granted. Minsan pagising natin sa umaga, okay, nakakita tayo, nakakarinig tayo, nakakapagsalita tayo. Pero sila, parang na-realize nila na in an instant nawala yun because of sickness, dahil sa aksidente, or kung ano man pong katahilanan. So with that po, sobrang gustong-gusto ko pong gawin yung character ni Seth kasi sobrang gusto ko pong ipakita sa mga manonood kung ano yung buhay nila at kung ano yung i-share sa akin ng mga taong walang paningin na to na ang sarap ikwento ng kanilang storya sa mga tao. So dito po sa teleserye namin, asahan niyo po na matatawa kayo, may comedy, siyempre may mga intense na eksena. Pagkit po sa lahat, siyempre, yung drama ng buhay. Yung tunay na drama ng buhay. Na-miss ko pong gumawa ng ganito klaseng teleserye na ito po yung role na ginagampanan. So, muli po, The Gift. For September 16 na po yan sa GMA Telebabad. And abangan niyo po lahat ng mga gagawin namin para sa teleserye na to. Maraming salamat po.